Pansang mantala po namin, inaabala ang inyong pong pananalangin or pag-meditate po sa aklat po ng Jonah, chapter 2 hanggang 4 po, bilang pong patuloy na pananalangin natin sa ating pong prayer and fasting sa araw po na ito. So ngayon po ay makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Pupula si Pastora Janet Damaso, ang inyong lingkod na gagamitin ng Panginoon para po magbahagi ng salita niya. Ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa aklat po ng Pilipos, chapter 2, verse 5 to 11. Basahin po natin sa wikang banyaga. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Verse 11, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Pilipos chapter 2, verse 5 to 11. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesus Esokristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Pansamantala po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ito ang kalooban mo, ang salita mo'y maipangaral, Panginoon. Kaya Lord, ang mga salitang binasa ng lingkod mo, pagpalain mo po sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga spiritual ears, spiritual eyes, upang marinig mo, Panginoon, ang bawat nasa kanilang mga tahanan at nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita at ang lingkod na gagamitin mo. Lahat kami, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Salamat, dahil ikaw ang nangako, it is not by might nor by power but by your spirit. Pahiran mo ba na ng Espiritu aking Panginoon ng aking labi na ang bawat salita, panalangin na lalabas sa labi ko, may pahid ng kapangyarihan mo na magmi-ministeryo sa bawat pusong makikinig, Panginoon. Mga salita mong makapangyarihan na magbabago ng aming pananaw. Mga salita mong makapangyarihan na magpapalaya sa mga naaalipin, magbibigay ng kalakasan, katatagan, pananampalataya sa mga may takot at pag-aalinlangan. Mga salita mo, Panginoon, na magbubukas ng aming kaisipan, Panginoon. Mga salita mong makapangyarihan na hindi babalik na walang nagaganap at babantayan mo magkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isang tumatanggap nito. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umaga nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay po, minsan pa po, magandang umaga po. Sabi po sa ating pong binasa na si Jesus po ay binigyan ng pangalan ng higit sa anumang pangalan sa mundong ito. Kaya po, sa ating pong buhay, makikita po natin sa panahon natin ngayon, sino po ang ating dapat tawagan? Sino po ang dapat nating sandalan? Ano bang kapangyarihan ang kailangan natin para mapagtagumpayan ang gawa ng coronavirus na ito sa buong mundo na patuloy na nagbibigay ng takot sa akin at sa bawat isa sa atin? If you have that phone call late at night without preparation, you will find yourself in panic mode. Kapag ikaw ay tumanggap ng isang tawag, madaling araw o sa himbing ng iyong pagtulog na emergency, na hindi ka man lang nakapaghanda, naniniwala ako magpapanik ka o makakaramdam ka ng takot o anumang bagay. If you are not prepared to handle things
our emotions usually handle us. Kapag meron tayong mga karanasan o mga sitwasyon na hindi tayo handa na harapin at biglaan itong dumarating, usually ang nagko-control sa atin o nagbibigay sa atin ng magdesisyon ay ang ating damdamin o yung ating nararamdaman. Sa lahat ng bagay, mahirap ang biglaan. We cannot think ahead of time. We cannot think what is the right decision, what is the right action. Sa lahat ng bagay, mahirap po yung biglaan. Mahirap po yung mga bagay o sitwasyon na hindi po natin inaasahan. Pero ang sabi nga, hindi natin pwedeng kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng kontrolin ang paligid. Hindi natin pwedeng kontrolin ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng kontrolin ang ating asawa, anak, anumang bagay sa paligid natin. Isa lang ang pwede natin kontrolin, ang ating mga sarili. Kaya po sa mga sitwasyon na ating nararanasan, ano po bang kailangan natin? Kung hindi natin makontrol ang sitwasyon, ang paligid, hindi natin pwedeng piliin lagi na lang mabuti ang mangyari. Hindi natin pwedeng piliin na lagi na lang mabuting taong makasalamuhan natin. Hindi natin pwedeng piliin na lagi na lang maganda, blessing. Paano kung yung mga bagay na dumarating ay mga bagay na kinatatakutan natin, mga bagay na ayaw nating mangyari, yung mga bagay na hanggang sa isip o saan mang bagay ay ayaw mong maranasan, pero dumarating, hindi natin maiiwasan. Ano ba ang dapat gawin? Sino ba ang dapat sandalan? Ano ba ang dapat tamang attitude sa mga bagay na ating nararanasan na biglaan o hindi natin inaasahan? Sabi doon, sabi po, hindi ba plano ng Diyos nang likain ang mundo? Hindi ba pinlano ng Diyos ang paglika niya ng mundo? Ito ba'y biglaan lang? Ito ba ay trip lang ng Diyos? Nung likain niya ang tao, ito ba'y plano ng Diyos? O ito'y biglaan lang? O ito'y nakatuwaan niya lang? Lahat ba nang nangyayari sa mundo ay biglaan lang? O talagang ito'y plano ng Panginoon? Hindi ba plano ng Diyos na si Jesus ay magkatawang tao? Nung si Jesus ba na Diyos ay nagkatawang tao, ito ba ay biglaan lang nilang desisyon? O ito'y plano ng Diyos? So dito natin makikita bakit minsan ang tao nagpaplano din, di ba? At naghahanda. Pero minsan sa dulo, yung plano natin at yung paghahanda natin ay minsan nagiging palpak o hindi nagiging maganda ang bunga. Sa umaga ito, pag-aaralan natin yung plano ng Diyos, yung attitude ng isang tao o Kristiyano sa mga plano ng Diyos na gagawin niya sa mundo o sa mga plano ng Diyos sa buhay natin na walang nakakaalam. Kasi hindi naman pwedeng gumawa ang Diyos na ipapaalam pa sa atin. Hindi naman pwedeng mangyari ang mga sitwasyon ito. Kailangan malaman natin ahead of time because we are not God. Tayo ay ano, hindi tayo natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang sa atin lang, magtiwala at manampalataya sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So ano po ba? Ang sabi dito, paano tayo magtatagumpay sa plano ng Diyos na hindi natin alam? O magtatagumpay o iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Jesus? Sabi doon, the first attitude Jesus had. Ano yung mga bagay na dapat nating gayahin na naging attitude ni Jesus doon sa binasa natin? Sabi doon, sa verse 7, balikan po natin. Sabi doon sa verse 7 ay, rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human. So he made himself nothing. Ito yung unang attitude ni Jesus, the power to humble himself. Diba? Yung attitude ni Jesus ay yung he made himself nothing. Bagamat siya ay Diyos, ang sabi doon. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness. He did not consider equality with God in very nature. God, sabi doon, hindi niya pinantay ang sarili niya. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinantay ang sarili niya sa pagiging Diyos. Ang sabi doon, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at mamuhay na isang alipin. Kapatid, sa plano ng Diyos sa sangkatauhan, si Jesus na Diyos nagkatawang tao at bumaba sa lupa. Pero nung nasa lupa siya para matupad ang plano ng Diyos sa buhay niya, hindi niya pinantay ang sarili niya kahit siya'y Diyos. Hindi niya pinilit yung pagiging Diyos niya sa lupa. Ang sabi doon, he made himself nothing
So kahit nasa lupa siya, nananalangin siya sa Ama. Kahit nasa lupa na bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, tumatawag siya sa Ama. Nakikinig siya sa Ama. Siya ay nangihintay ng plano ng Ama. Kung baga kung anong sinabi ng Ama, yun lang yung sinasabi niya sa tao. Kung ano yung plano ng Ama, yun lang ang sinusunod niya. Kapatid, para magtagumpay tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin, hindi man natin alam ito yung positive or negative, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Isa lang ang kailangan natin. Yung sarili natin, huwag nating tingnan na malakas. Yung sarili natin, alisin natin. Bagkus ang Diyos ang ating tanggapin. Ang Diyos ang ating ang Diyos ang makita sa buhay natin. Hayaan natin ang plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos ang makita sa buhay natin. Huwag po yung sarili natin, itago po natin yung sarili natin. Sapagkat yan po yung kahinaan ng tao. So, sabi sa Romans 7:15 to 18, I want to do what is right, but the tama pero hindi natin kayang gawin. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag plano natin, hindi natin kayang gumawa ng tama. Kaya ang sabi doon, the power to fight for oneself. Alam niyo ba ang matinding kalaban ng tao, hindi si Satanas? Ang matinding kalaban ng tao, hindi ang mundo? Hindi ang anumang bagay? Ang matinding kalaban ng tao, sarili niya. Bakit? Kasi kahit sabihin ng Diyos ang plano niya, kahit ibigay ng Diyos sa iyo ang plano niya na maganda, kahit ipakita ng Diyos sa iyo ang ikabubuti mo, pero pag ayaw sumunod o gumawa ng tao ng tama, walang magagawa ang Diyos. Meron tayong power, sarili natin lang, at tayo lang ang pwedeng mag-control ng ating mga sarili. Ang sabi doon, pero sabi doon eh, basahin natin sa wikang Tagalog kung paano po ang pagkasabi na ni Jesus sa kanyang sa aklat. Ang sabi po doon, kahabag-habag, Romans chapter 7, verse 24, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sinong magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Cristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Sabi sa English, what an unhappy man I am. Who will rescue me from this body that is taking me to death? Thanks be to God. Who does this through our Lord Jesus Christ. So yun po ang nature ng tao. Diba? Ang tao, wala pong kakayanan. Pero minsan nagmamalaki po tayo sa ating mga sarili. So sabi doon, hindi natin kayang gumawa ng buti. Kaya nga, kailangan ng tao ang Diyos, kapatid. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Maaaring ngayon okay ka, paano bukas? Maaaring ngayon tumatawa ka, paano pag umiiyak ka na? Maaaring ngayon masaya ka, paano pag malungkot ka na? Hindi mo kontrolado ang mundo. Pero kapag ang tao nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Biblia, there's always time for everything. Kapag kasiyahan, kalungkutan, ito'y kamatayan, buhay, ano man ang maranasan na ako. Pag lahat ng plano ng Diyos, lahat ng nararanasan, pag nagmamahal ka sa Diyos, kaya niyang ayusin sa ikabubuti natin. Kaya na itong coronavirus na ito, pag mahal mo ang Diyos, gagawin niyang ikabubuti natin yan. Pag mahal mo ang Diyos, lahat ng pangit magiging mabuti para sa'yo. Pag mahal mo ang Diyos, pag ang Diyos nasa puso mo, nagtitiwala ka sa Diyos, hindi sa lakas mo. Lahat ng negative na ngayon at mangyayari bukas, pwedeng gawin ng Diyos, ikabubuti mo at pasasalamatan mo ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, ano ba dapat attitude natin? He made himself nothing. Gawin natin ang sarili natin walang kabuluhan pag wala ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong mabuhay na ang Diyos hindi natin kasama. Huwag mong subukan, kapatid. Huwag mong subukan mabuhay na wala sa kalooban ng Diyos. Huwag kang aalis sa kalooban ng Diyos, kapatid. Hindi mo kakayanin. The power of God to those who humble themselves. Dahil ang Diyos, nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo nagpapakumbaba sa harapan niya. Ang coronavirus, facing the pandemic, it is not what happened matters, but how we respond or our attitude. Yung coronavirus pandemic, hindi na niya makokontrol, nandiyan na. Pero ang mahalaga kung ano yung attitude natin sa pagharap ng problemang ito. Ano ba yung response natin sa pagharap sa mga problemang itong nararanasan natin? Di ba? Ang negative things, maring financial problem, maring problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa asawa, sa anak, problema sa business mo, problema sa mga taong nakapaligid sa'yo, problema sa trabaho, sa posisyon mo, lahat ng negative things. The right attitude is like what Jesus did. He made himself nothing. Pag negative ang nangyayari sa buhay mo, isa lang ang right attitude. Pakita mo sa Diyos, wala kang magagawa kung wala siya.
Isa lang ang attitude. Humble yourself before God. Ibaba natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos. We are nothing kahit anong meron ka. Kahit ikaw ang pinakamayaman sa mundo, hindi ka exempted sa coronavirus. Kahit ikaw yung pinakamaganda, pinakamatalino, lahat nasa iyo, kapatid, tandaan mo, you are nothing without God. Kaya sabi doon, ang attitude dapat, i-humble natin yung sarili natin sa Panginoon. At kapag ginawa natin yan, yung kapangyarihan ng Diyos, marireveal sa buhay natin, gagawa siya. Pag-positive, the right attitude is like what Jesus did. Kung ikaw may punong-puno ng pagpapala, ikaw ay kilala, sagana, ikaw ay puno ng mga opportunity, ng favor, tinitingala, pinapalakpakan, sumisikat, at hinahangaan, at lahat ng tao talaga sa iyo ay humahanga. Pero sabi ko, the right attitude is like what Jesus did. He did not consider himself equality with God. Kapatid, kung positive naman ang nararanasan mo, ang attitude pa rin dapat mababa sa harapan ng Diyos. Huwag mong kalimutan na ang lahat ng bagay na tinatanggap mo, lahat ng meron ka sa Diyos, galing yan. Walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya right attitude sa buhay natin, kailangan natin para yung kapangyarihan ng Diyos makita sa buhay natin. Sabi sa Jeremiah 9:23-24, this is what the Lord says. The wise man is not to boast in his wisdom. The strong man is not to boast in his strength. And the rich man is not to boast in riches. But let him who boast in the Lord. Diba? Basahin nga natin sa Tagalog. Jeremiah 9:23-20. Ganda po ng pagkasabi dito ng Panginoon, paalala po sa akin at sa iyo. Isa-isahin po natin para manamnam po natin. Sabi doon, sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas na taglay niya, ni nang maliwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat akong si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya kapatid, sa oras na ating nararanasan ngayon, walang magagawa ang tao, mayaman, mahirap, matalino, mangma. Lahat tayo, walang pwedeng ipagmalaki. Lahat tayo ang dapat attitude natin. Ibaba natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Yan po yung una. Na attitude, he made himself nothing. The power to humble himself. Hindi natin kaya, pero bibigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan na ibaba ang ating sarili kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Pangalawa, obedient to death. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ito po yung mahirap, yung pagsunod. The power of God to those who obey. So sa mga taong may nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong mababa. Ngayon, nagpapagalingan. Ngayon, kung sino masusunod. Ngayon, mga tao, kahit na ayaw sumunod sa sinabi ng gobyerno. Inaaway yung mga pulis. Inaaway yung mga sundalo na umaharap sa kanila. Dahil bakit? Kasi masyadong ano yung sa sarili nila. Pero ngayon, dapat ang kailangan natin, obedient, sumunod tayo. Sabi nila, bakit may kapangyarihan sa pagsunod, kapatid? Inuutusan sila na i-worship ang golden statue o golden image na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Pero hindi sila sumunod. Sabi nila, mamamatay kayo kahit na, pero hindi kami susunod. Hindi kami mag-sasamba sa Diyos na iyong sa golden statue na iyong pinagawa. Basahin po natin, Daniel chapter 3. So makikita po natin dito yung buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi po dito, di ba? Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay nito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man siya niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. So ang tindi ng pagsunod nila, iligtas man sila ng Diyos o hindi, yung pagsunod ang tindi. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos nakita, kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos nakikita pag marunong tayong sumunod. Ang sabi, anong result ng pagsunod nila? Daniel chapter 3:28. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos na si Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya.
Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusupan nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Kaya inilalagda ko ang isang utos. Sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, ni na Sadrak, Mesak at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan, pagkat walang Diyos Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang tatlong ito'y itinaas niya sa tungkulin. Kapatid, yan ang bunga ng pagsunod. Si Jesus sumunod hanggang cross, hanggang pagkamatay sa cross ng Calvary. Si Sadrak, Mesak at Abednego sumunod, at itong naging bunga ng pagsunod. Kapatid, hindi lahat ng gusto mo gusto ng Diyos. Matuto tayong magtanong, dahil pagplano ng Diyos at ang attitude mo'y pagsunod, kahit ayaw mo, kahit masakit sa'yo, kahit kailangan magsakripisyo, pag sumunod ka sa plano ng Diyos, kapatid, hindi ka magsisisi. Kaya sabi po dito, yung resulta, yung Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego ay pinarangalan ng hari. At ito ay sinamba ng lahat ng tao. Kapatid, hindi pinatay ng Diyos ang apoy para iligtas si Sadrak, Mesak at Abednego. Sinamahan niya si Sadrak, Mesak at Abednego sa gitna ng apoy. Hindi niya aalisin ang problema. Hindi niya tatanggalin ang kinatatakutan natin. Hindi niya tatanggalin mga bagay na ayaw natin. Pero kapag ang Diyos ay kasama mo at sumusunod ka sa plano ng Diyos, sasamahan ka man kanya, saan ka man pumunta, ano man ang harapin mo, gaano man kahirap, gaano man katindi, pag kasama mo ang Diyos, lahat ng bagay mapagtatagumpayan. Siguraduhin lang natin kasama natin ang Diyos. And last, si Daniel in the lion's den. Anong utos sa kanya? Huwag kang mananalangin. Kapatid, yun ang utos kay Daniel. Pero sabi po ng Biblia, anong inaging response ni Daniel? Ito po ang utos. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nilagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintana na kaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali nilang isinumbong si Daniel sa hari. Kapatid, yan ay sa Daniel chapter 6 verse 10 to 12. Diba? Si Daniel inutusan, huwag kang mananalangin sa Diyos mo. Pero si Daniel, sumunod siya sa Diyos niya. Bakit? Panalangin, kapatid, ang pastor natin. Hindi tayo nakikita ng mga manggagawa. Hindi tayo nakikita ng ating kapwa, kasister sa Christ, o mga kapwa, kapatiran sa church. Pwede tayong gumawa pag nakikita ng tao. Pero ngayon, masusubukan ng katapatan natin. Walang nakakakita, Diyos lang. At diyan nakikita ng Diyos kung talagang ikay nananalangin. Patuloy ka nagbabasa ng Biblia. Patuloy yung relasyon mo sa Kanya. Patuloy yung paglilingkod mo sa Kanya sa pamamagitan ng prayer and fasting. Pananalangin sa mundo, sa bansa natin, sa mga sundalo. Pananalangin sa mga taong humarap sa mga sakuna. Kapatid, ministry yan. Walang nakakakita sa'yo. Ngayon, mapapatunayan ng Diyos kung sino ang totoong may relasyon sa Kanya. Hindi nakikita ng tao, hindi nakikita ni pastor, pero patuloy mong gagawin ang pananalangin dahil yan ang relasyon mo sa Diyos. Kailangan lumakas ka, hindi dahil sa pastor mo, pagkasama mo. Kailangan malakas ka, hindi dahil sa kasister mo. Kailangan malakas ka, hindi dahil sa anumang bagay, sino mang tao. Kailangan manatili kang malakas at nakakonect kay Lord, kahit ikaw na lang at ang Diyos, at ilayo ka ng mundo o ng sitwasyon sa church mo o sa kanino mang tao. Yan sabi doon si Daniel. Anong resulta ng pagsunod ni Daniel? Basahin po natin. Ito ang resulta ng pagsunod ni Daniel. Pagdating sa palasyo, sabi sa Daniel 6:25 to 27, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ang nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at sa lupa. Kapatid, bunga ng pagsunod ni Daniel, pinarangalan ng Diyos. Diniklara ng hari na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ang makapangyarihan. Ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel, yun ang makapagliligtas. Kapatid, kung patuloy tayong susunod sa Diyos, makikita ng mundo ang Diyos na pinaglilingkuran natin, si Jesus na tinagap natin sa puso, ang pinakamakapangyarihan, ang nagliligtas, ang mag-aalis natin sa sakuna, sa takot, sa anong bantak ng kaaway at sa ginagawa ng coronavirus na yan. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang siyang magliligtas sa atin. Ang kailangan lang natin, sumunod.
Sumunod sa Diyos, sumunod sa gobyerno, sumunod sa mga leader na nilalagay ng Diyos. Sumunod po ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. What more can I say? Dito po ako magtatapos. Sino pa? Para patunayan sa inyong napakahalaga ng pagsunod. Nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag marunong tayong sumunod. David! Sa 1 Samuel, napatay niya si Goliath. Goliath, bata! Walang power, walang karanasan. Hindi, at ulit, balik po tayo kay Daniel, hindi niya pinatay ang leon. Si Daniel pumasok sa kulungan ng leon, pero sinamahan siya ng Diyos sa loob. Si David humarap kay Goliath, hindi pinatay ng Diyos si Goliath, bagamat kaya niyang gawin. Pero sinamahan ng Diyos si David sa pagharap kay Goliath. Si Moses, Exodus 13, di ba? Hinahabol ng mga taga-Egyptian. Pero ano ginawa ng Diyos? Hindi naman sila, anong ginawa ng Diyos? Hinati niya ang dagat na pula. Kapatid, sa pagsunod natin, gumagawa ang Diyos ng himala. Sa pagsunod natin, kumikilos ang kamay ng Diyos. Sa pagsunod natin, kahit hindi natin maintindihan, kahit hindi natin maunawaan, kahit ayaw natin, kahit nasasaktan tayo, pero pag sumusunod tayo sa gusto ng Diyos at plano ng Diyos, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil mahirap sa lahat ang sumunod, yan ang mahirap sa tao. Sabi nga sa binasa natin, hindi namin kayang gumawa ng mabuti. Pero si Jesus na tinanggap natin sa puso natin, yun ang magbibigay ng lakas sa atin. Si Jesus na conquer niya ang spiritual death and hell. Kaya po, sabi ng Biblia, naging sikat po siya. Ito po yung huling verse na babasahin ko po. Bakit si Jesus po ay nakilala? Acts 4:12. Ito po yun na gusto ipakita sa atin ng Panginoon na dahil sa pagsunod ni Kristo hanggang sa cross of Calvary, namatay siya, Diyos siya. Hindi niya yung karapatan niya. Pwede naman niyang patayin ng tao. Pwede naman siyang tumawag ng anghel. Pero sumunod siya. Kaya sabi niya, Ama, let thy will be done. Kahit ayaw niya. Kaya sabi ng Biblia, dahil sa pagsunod ni Kristo, ito naging bunga. Acts 4:12, kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kapatid, kay Kristo lang may kaligtasan. Sa Kanya lang. Kaya yun, dahil sa pagsunod ni Kristo, ang lahat ng tao pag tumanggap at nanalig kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 10:9-11. Last na po ito, Romans 10:9-11. Kung paano naging bunga ng pagsunod ni Kristo. Ito po, sabi doon, kung ipapahayag na yung mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Kapatid, ang sino man, ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapatid, isa lang ang daan patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus na sumunod hanggang kamatayan, binigay ang kanyang sarili para man ang taong makasalanang katulad ko at taong makasalanang katulad mo, katulad natin, tayong lahat ay makasalanan, makarating sa langit dahil sa kanyang kamatayan. Ay, manalangin. Kapatid, kung gusto mo ng kaligtasan, hindi ko papalitan ang relihiyon mo, manatili ka dyan. Kapatid, kung gusto mo ng kaligtasan, tanggapin mo si Jesus na naging masunurin, binaba ang sarili, nagpakumbaba, kinalimutan ang pagiging Diyos. Kaya siya ang ginawa ng Diyos na daan para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan. Bukan mo yung labi. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Humingi po ko ng tawad sa lahat ng aking kasalanan na gawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi relihiyon ang nais mo, kundi relasyon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya Ama, Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan.
sa pangalan ni Jesus, ako na lang mananalangin. Panginoon, nandito po kami. Patuloy kami nagtitiwala, nagpapakumbaba upang ang kapangyarihan mo ay makita. Sabi mo, Lord, kung ang bayan mo ay magpapakumbaba at aaminin ang aming mga kasalanan, ikaw ang Diyos na magpapagaling, Panginoon, ng aming bayan. Kaya Lord, katulad ng attitude ni Jesus sa mga circumstances na naranasan namin, nagpapakumbaba po kami. Wala kaming magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin, Panginoon. At nandito po kami, handa kaming sumunod, Panginoon, kung ano yung nais mo. Kung ano yung kalooban mo sa buhay namin, handa kaming sumunod, Panginoon. Dahil yan yun ang naging attitude ni Jesus. Sumunod siya at nakita ang kapangyarihan mo sa buhay niya. Kaya Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat nakinig sa kanilang mga tahanan, ang bawat isa, Panginoon, na nakinig na yung mga salita, nasa gitna kami, Panginoon, na matinding pagsubok, pero hindi mo inaalisin ang pagsubok. Sasamahan mo kami sa pagharap sa coronavirus, Lord. Sasamahan mo kami sa pagharap sa mga kakulangan ng pinansyal. Sasamahan mo kami sa pagharap sa takot. Sasamahan mo kami sa pagharap, Panginoon, ano man ang mangyayari bukas, walang nakaalam. Walang nakakalam kung hanggang kailan, Lord, pero anak, alam namin, sasamahan kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran. At ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng tagumpay. Ikaw ang Diyos na pasasalamatan namin pagdating ng araw. At ikaw ang Diyos, mahayag ang iyong kapangyarihan kapag patuloy kami nagpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Mataas ka, Panginoon. Sa iyo lang ang lahat ng kaluwalhatian. Makikita ng mundo, lahat ng bagay pwedeng mawala, pwedeng masira, pwedeng tumigil, lahat ng bagay walang kabuluhan kapag wala ang Diyos at si Jesus sa aming mga buhay. Ikaw ang tunay na pagpapala, Lord. Ikaw ang tunay na pagpapala sa aming buhay. Hindi ang anumang bagay sa mundo ito. Salamat po sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po at maraming pong salamat.